isang napakalaking palaisipan na ang dating mahirap na China ay kaya nang gumawa sa ngayon ng mga naglalakasang sandata sa impapawid, karagatan at kalupaan. At sa pagkakataon ito, yan ang bibigyan natin ng reaction. Dahil sa habag at opportunity na ibinibigay ng United States of America, tinulungan ng bansang Amerika ang bansang China para umangat ang kanilang kabuhayan. At dahil sa pagtulong na ito, nagkaroon ng connectivity ang bansang Amerika at bansang China na mabigyan sila ng anumang opportunity na makapunta sa bansang Amerika. Ganon din ipinunta ng bansang Amerika ang kanilang mga kumpanya sa teknolohiya sa bansang China at dito nagsimula ang lahat. At para lumawak ang kaalaman ng bansang China sa teknolohiya, aviation at paggawa ng mga armas, nakitaan nila na napakalaking halaga ang mga estudanteng pumupunta sa bansang Amerika. Dahil sa student visa at napakaraming estudante na gustong mag-aral sa bansang Amerika, isa ang bansang China ang nagdagsahan ang kanilang mga estudante sa iba't ibang larangan ng teknolohiya. At dahil sa mga estudanteng ito na nakapag-aral ng PhD masteral sa larangan ng teknolohiya, mula sa kaalaman ng mga Amerikano na siyang nagtaguyod ng malaking bahagi ng teknolohiya at impormasyon, maging ito sa himpapawid at maging ito man ay sa larangan ng weapons. Dahil sa student visa na ibahagi ng mga Amerikano ang kanilang kaalaman sa mga estudanteng Chekwa na gustong mag-aral sa kanilang bansa. Nakitaan ng bansang China na pwedeng gamitin ang mga estudanteng ito. Kung kaya't lahat ng mga estudanteng nag-aral sa bansang Amerika, lalong-lalo na yung mga matataas ang pinag-aralan at nasa larangan ng teknolohiya kapag umuwi sila sa bansang China o kaya kapag nakapagtapos na sila ng pag-aaral, obligado ang mga estudanteng ito na ibahagi ang kanilang kaalaman sa bansang China. At dahil dito, patuloy nagpadala ang bansang China ng mga student visa at scholarship program sa bansang Amerika para unti-unti nilang kunin ang kaalaman at impormasyon sa teknolohiya. At dahil na nga sa estratehiyang ito, unti-unti rin nabuo ng bansang China kung paano sila makagawa ng isang jet fighters, ng isang malalakas na armas, na isang malalaki at magagandang carrier sa karagatan. Kung wala ang mga estudanteng ito na nag-aral ng mga prestihiyong eskwelahan sa bansang Amerika, hindi kayang gawin ng bansang China na gumawa ng mga nagkagandahang teknolohiya. Matagal na panahon bago ito nabisto ng bansang Amerika, Australia at saka UK. Kung kaya't sa ngayon ang ginagawa ng bansang Amerika, bansang Australia at bansang UK ay kanilang idinideport o kaya hindi nila pinapapasok ang mga student visa na gustong pumasok sa bansang Amerika. At kung nakapasok man sila ay binubusisi sila at binabalikan ng Amerika para imbestigahan at pinapauwi muna sa kanilang mga bansa at hindi sila pwedeng pumunta sa bansang Amerika sa loob ng 5 taon. Nakitaan ng bansang Amerika na naistratehiyan sila ng bansang China gamit ang maskara ng student visa. Legal na legal ang pagkakalitaw at masyadong hindi halata ang ginagawa na pag-iispiya ng China. Ginamit ng China ang kanilang mga estudante para makakuha ng informasyon at pagbalik nila sa kanilang bansang China ay kinakailangan nilang ibahagi ito sa kanilang bansa. Nagdala ito ng sakit ng ulo sa bansang Amerika dahil sa loob ng maraming taon ay nagkaroon ng humigit kumulang 380,000 Chinese immigrants na gustong pumunta sa bansang Amerika mag-aral o di kaya manirahan sa bansang Amerika. Hindi sukat akalain ng bansang Amerika na ang dating tinulungan nilang China na mahirap pa ang kalagayan ng mga panahong iyon
ay siya naman ang kagagat sa bansang Amerika. Dahil sa ambisyon ng China at kagustuhang maging hari ng buong mundo, ay kanilang kinalaban ang dating tumulong sa kanila. Ang technology at informations na siyang in-establish ng bansang Amerika ay pilit na ninanakaw ng bansang China. At nagkaroon ang bansang China ng paunang tagumpay o pangalawang tagumpay para makuha nila ang mga impormasyon, skills, kalidad ng paggawa ng teknolohiya at weapons laban sa bansang tumulong sa kanila. Nakikinita natin dito na masyadong maruming maglaro ang bansang China. Kaya nilang hamakin ang anumang bansa, maging ito man ang bansang tumulong sa kanila, sa ngalan lamang ng ambisyon na pagharian ang buong mundo. Kung kaya't sa puntong ito, yan na naman ang estratehiyang ginagawa nila sa ating bansa. Gumagamit na naman sila ng mga estudyante sa ating bansa. Ito man ay suportado ng kanilang bansa o hindi, ay napakaraming pumapasok ng mga estudyanteng Chikwa sa ating bansa. Ang layunin nito ay dahil nandito ang bansang Amerika sa ating bansa, ganun din ay nagkakaroon tayo ng hidwaan dahil sa West Philippine Sea laban sa bansang Chikwa. At ginagamit nila ang mga estudyanteng ito para mag-aral sa iba't ibang institution ng ating bansa. At kung anuman ang kanilang mga napag-aralan at obserbasyon sa ating bansa, pagbalik ng mga estudyanteng Chino na mga ito sa kanilang bansa, ay obligado ang mga estudyanteng ito na ibahagi ang kanilang kaalaman sa bansang Chikwa para magamit ito sa kaugnayan ng pag-iispiya at sa kaugnayan para masakop ang ating bansa. Isang malinis na pamamaraan at isang magandang estratehiya ng China para makakuha ng anumang informasyon laban sa isang bansa na gusto nilang makakuha ng anumang informasyon at detalye. At sa mga nagdaang araw ay nagkaroon tayo ng influx of students sa ating bansa. Sa unang tingin, hindi natin napapansin ito. Ngunit binigyan tayo ng tip ng US intelligence patungkol sa influx of students sa ating bansa. Dahil sila ang magiging frontliner. Sila ang magiging silent espias ng ating bansa sa mata ng legalidad. At kung hindi natin papansin ito at hindi natin bubusisihin ang mga bagay na ito, unti-unti nilang makukuha ang magagandang impormasyon o sikretong impormasyon ng ating bansa. At sa paglipas ng panahon, magagamit nila ang mga ito laban sa atin. Kung kaya tama lang na huwag natin papasukin ang mga estudyanteng Chikwa sa ating bansa. Napakaraming naggagandahang eskwelahan sa bansang China para makapag-aral sila ng matataas na kurso at matataas na kalaman. Bakit pa sa Pilipinas? Pinaghahalo ng bansang China ang legalidad sa mga estudyante at pag-iispiya. Kaya't huwag natin silang palusutin. Huwag nating hayaan na mga masisilang impormasyon ng ating bansa ay unti-unting makukuha ng China sa pamamagitan ng student visas. Ang tanong, kaya rin kaya natin na maglagay ng napakaraming estudyante sa bansang China gamit din ang kanilang estratehiya? Marahil hindi ito papayagan ng China dahil alam nila na ito ay kanilang gawain.